Yun mga guys, today's video ay gagawa tayo ng ano, kakabit tayo ng ating Rider 150 radiator cover. Ito yung nabili ko sa Lazada mga guys, mura lang. So isi-share ko sa inyo kung paano magkabit. Tayo ng gagamit natin na screwdriver Phillips at 10mm na socket mga guys. So tuturo ko sa inyo kung saan mga screw ang dapat tanggalin, no? So meron tayo dito ng isang screw kabilaan at saka push pin dalawa. Yan ang mga number 1 natin tatanggalin mga guys, no? Tapos dito sa gilid meron din siyang push pin isa. Ayan, isang push pin saka isang screw din saka dito sa ilalim meron din isa isang screw saka may push pin din dito guys sa ilalim, no? So tatanggalin na natin to ngayon at kakabit na natin yan yung ating radiator cover mga guys. So tara. Ayan. Ang lapit na. So kunin mo natin yung ating screwdriver. Guys, ito yung gamit ko gawa ng nasisilan tong ating screw ng ating Rider na Suzuki. Mahirap tanggalin kung ito lang yung gagamitin. Yung long tip kailangan natin ng makapal. Yun. Dito pala maliit mga guys, sa gilid pala yung kailangan nating makapal. Tapos dito mga guys ay pushpin lang, tutulak lang natin to. Pag natunog yun, okay na yun. So pag natunog iangat lang natin ng konti. Yan, may hila na yan. Tapos dito sa gilid mga guys, ayan, ang pushpin. Kung mas maganda gagamitin natin plastic mga guys para hindi magagasgasan yung ating ano, pushpin. Tapos dito mga guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na gagamitin natin kasi ito makapal, malimpit na pit siya dito sa gilid. So, para maiwasan natin ng pagkakalustro diyan. Tama, malambot na siya. Tapos yun sa ilalim pa mga guys. Malambot lang. Dito sa baba. Yung screw para hindi tayo maligaw mamaya. Tapos yung isang push pin mga guys sa baba. Kailangan natin ng maliit lang. Oh, my God.
Kailangan natin ng mic lang guys. Yan. Medyo mahirap kasi dito at na tawag dito nababasa. Lagi tapos meron pa dito guys isa. So yung mahirap na natin tanggalin ay yung sa baba. Yung post pin guys, natanggal natin yung sa baba, no? So yung natin tanggal yung ay sakitin na natin to guys. Tapos natin ito nga guys, tapos ilain natin ng konti pababa. Ayan. Tapos ito ilalang ng konti. Ayan. Ito yung hindi natin matanggal nga guys. Sungkit na. Tipin mo lang natin. Dito naman tayo sa kabila. Oh guys. Okay. So, same procedure lang tayo mga guys sa kabila. Tapos push pin ulit. Ayan. Sukutin ng kunti. Ayan. Tapos dito din. Tapos dito. Ayan, malambot lang pala guys. Madadala lang. Tapos ito sa gilid. Ito yung matigas. So kailangan natin ng ano, pin. Ayan. Ayan, malambot pa siya. Tapos pesa dito guys sa radiator. Ayan. Ayan. Same procedure na ulit mga guys. Isang maliit nakalak kasi yan dito.
So hila pababa, patras, oh guys. Ayan. Tapos dandaan lang at yung cap ng radiator sumasabit. Yun. Tignan na natin. So yan na siya mga guys. Malinis na siya. Yung ating coolant nasa low level. So dadagdagan natin ito mamaya mga guys. So yun nga pala mga guys, pag nagpalit kayo, sure nyo na yung gap ng ating ito radiator pan ay hindi aangat, kasi ito walang cover na tulad ng mga sasakyan, no? Nakadikit lang siya ng konti sa radiator para mas mahigop niya yung init ng tubig coolant. So ito tanggalin pa natin. So, ganit lang tayo ng 10mm guys. Yeah. Tingnan natin to full na tatanggalin. So sikat muna natin. Yung inaalala ko guys, itong ating cable, ano? Yung ating cable baka tumama dito at magkakaroon ng gasgas, pero parang malayo naman yata. So try natin, kakapit muna natin itong mga ano niya. O sige, nabalik ka rin na ganyan, naiba yung video. Nasitat na natin ano, sasalpak na natin. So isang tornilyo lang dito guys, sa kanyang radiator. Sendin prosedur dari sebelah. So, yung sa ilalim guys, babalik na natin. So, itong mahaba. Hindi na natin pinakialaman yung gap ng ating radiator pan. Pirap lang dito, buha lang masikip.
guys, kaya tayo naglagay ng radiator protector cover. Gawa nang iwas tayo sa mga talsik ng bato. Manipis kasi yung radiator ng ating unit, so kailangan natin ng protection. At medyo may kamahalan to guys, isang unit. Siguro mga sa 3-6 or hanggang 4,000 no? Ang isa nito. So, ayan. So, dito sa ilalim mga guys, hanapan na lang natin ito ng tornilyo para pang ipit dito. Ayan. Punting ikot lang naman ito. So, ipitan mo natin itong taas. So, hanapan muna natin guys ng tornilyo yung dito sa ilalim. So, yan mga guys. Yan na yung ating finished product. Nilagyan na natin ng lock washer para hindi siya magalaw. So, yan. Okay naman. So, pogi-pogi na ang ating motor. So, balik muna natin yung mga clearance niya kung ano yung forma. So, ayan na guys yung ating finished product. Medyo nagkaroon lang tayo ng konting adjustment dito sa ilalim at mataas siya masyado. Kaya binawasan namin. So yan, medyo dikit na siya sa radiator, no? Nasubra naman yata yung ano namin, bawas. Ayan, so parang hindi naman siya magbabibrate, no? Guys, maraming salamat sa inyong panood at suporta sa ating mounting channel. Peace out.